ang mga Amerikano at yung pagiging open-minded natin sa mga hakbang ng China. At syempre, mag-uusapan din natin kasama ang ating mga partners sa Banateros Brothers. Unahin ko muna, Kaado, si Master Judea para makapagpabati muna ng magandang umaga sa ating mga kababayan. Mamaya, si Master Judea. Kaado, paglinawan, good morning, sir. Good morning, mga suki sa demokrasyang totoo at sa hustisyang totoo. Yan, mga kabansa, ang panawagan ng ating mga kababayan sa Australia. At kalunos-lunos na hanggang sa ibang bansa at naghahanda na rin sila sa Amerika, no? Kung saan lugar, Hong Kong, para paramdaman kanilang pag-oppose dito sa mga pang-abuso ng sambayan ng Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaado, may mga sightings kasi ng US forces sa kanilang mga insignia na kabilang po doon sa mga umatake sa KOJC Religious Compound. May mga sightings din ng mga puti around the perimeter na ang mga itsura ay fighting males, mga sundalo, soldier looking po ng mga individual. At alam naman po natin na matindi ang backing ngayon ng US government kay Bongbong Marcos. Ano nakikita mo dito, Kaado, na may kaugnayan ng ang banyagong bansa hinggil sa mga nangyayari ngayon sa KOJC? Actually, noong pang Pebrero 2, 2023, sinasabi na namin sa social media that we are under the occupation of the United States. Because when they opened the 4 additional sites in northern Luzon, they also stopped all diplomacy with China, economic, La Luna, and they stopped all the projects. So since February 2, 2023, we have been under not virtual, but actual occupation by the United States through their proxies in the armed forces of the Philippines. And we have a president that is hostage because he compromised in exchange for the return of the Marcos hidden wealth. And so we have a president now na miski patay na yan, bumuhayin pa yan, no? Virtually patay na yan, dahil drug addict. Wala naman sariling volition yan. He is not functioning on his own knowledge, intellect, and will. He is under the pagkatuta sa Amerikano. So bakit tayo nagtataka pa, mga sambayan ng Pilipino? Kaya ako, nandito ako sa Subic ngayon at tinitingnan ko kung meron dito mga deployment, no? And mukhang wala namang peculiar kasi nandyan nga sila lahat sa Davao ngayon at nandyan sila hanggang sa report ni Mr. Jugalbot sa Ebuen Mactan Station, Mactan EDCA site. So yan, mga kabansa, hanggat hindi nila inaalis yung ipinasok nilang Typhoon missile system at ngayon ay papapasukin pa ang mga Afghanistan para magman ng mga EDCA sites. Kayong mga nakikinig, ano ba ang gusto ninyo? Maging colonial masters na natin ang mga Afghanistan? Kung hindi pa kayo pinaninindigan ng balahibo at hindi pa kayo nagagalit, abay iuntog ninyo ang inyong ulo sa pader dahil kayo ang bangag. MJ. Oo, malinaw kasi, Kaado, na yun nga, hindi naman gagalaw ito
ang itong yung Philippine government kasi alam naman natin na okay pa yung unang pagpunta ni BBM sa China, next US. Pero nung pagbalik niya after his first visit to the US being president, naiba na po ang tonada, Kado. At ito na nga, dumami na yung EDCA sites. At may mga nabalitaan din kami na balak palang gawing drone area, no? Drone site ng US government ang Davao. Tumanggi lang si dating Pangulong Digong. Well, alam niyo ang problema, if I may give a constructive criticism. Mm. Ang problema sa mga Duterte, I am not too sure about Sara. Sara seems to be an exception. Ang problema sa mga Duterte, hindi sila marunong ng strategic planning. At pinababayaan nila ito sa ulo ng isang komunista na katulad ni Ibasco. Yan ang problema ng presidente natin dati, si Rodrigo Duterte. Mawalang galang na nga po. Ipagkatiwala nyo na doon sa mga taong marunong ng strategic planning and integrated action ang pagsalubong sa unos na ito dahil hindi na ho basta unos ito. Mr. Former President, ito po ay isa ng tsunami ng abuso. Isa ng tsunami ng tyranny. No? Opo. So yan, ang para sa akin, at yan ang ginagawa namin ngayon pagbalik ko sa Maynila, meron akong isang grupo ng mga 20 tao na mag-meeting kami. May mga kasama kami, mga retired PMAers. At plaplanuhin na namin kung paano ma-excise ang cancer from our midst. Dahil, alam nyo, si Secretary Larry Gadon mismo, and I hope Malacanang nakikinig ka, itong useless na Secretary Larry Gadon, nakadibati ko ito minsan. At ang sabi niya, walang makapagtatanggal kay Bongbong Marcos because he has the guarantee of the United States that whatever it costs, they will retain him in power. Eh sabi ko nga, miski patay na yan, miski durog na yan eh. Ha? Hindi pa rin nila alisin yan eh. So, ang para sa ating mga Pilipino, do we want to recover our democracy? Do we want to recover our freedoms? Do we want to recover our government? Then, itong mga aksyon ng mga demo-demo, ganyan, mga sari-sarita, tapos na ho yan. We should be planning towards action. Kayong mga nandyan sa barangay, magplano na kayo ng mga, mag-organisa na kayo ng mga maliliit na grupo. Saan bang parte ng Pilipinas kayo naroon? Para pag tinatawag kayo, handa kayong lulusog kung saan man ang ating tagpuan. At ang ating namang militar, kaya naman umiiwas din dahil sa sitwasyon at garantiya ng Amerika, nangangahulugan lamang na hindi natin maaalis si Marcos kung walang violence. At yun lang ang kanilang hinihintay. Magkaroon ng violence para sila ay magdeklara ng martial law na paulit-ulit naman i-renew ng Kongreso dahil kontrolado nila ang Kongreso, bayad nila ang Kongreso. Ha? At ako'y nagugulat na katulad dyan si Barbers na taga Mindanao ay walang simpatya sa mga taga Mindanao. Yang katulad ni Tamayo, ha? Na galing sa Mindanao. Eh bakit kayong mga taga-Mindanao ay bumoboto rin ng mga taong ganyan? Si Inday Sara ay nag-apologize na sa bayan sa kanyang pagsuporta at paghingi sa KOJC ng boto nila para kay Bongbong Marcos. This is time to repent for our sins. This is the time to kneel before our Lord. Dahil nagsimula na MJ ang Panginoon. Nagpakita na ang Panginoon na siya ay nakahanda na. Pero
Paano niya ginawa yan? 2 days after sabihin ni Bobo Marcos sa kanyang SONA na mayroong 5,500 projects, ano ang binigay ng Panginoong Diyos sa atin? Matinding baha sa Mega Manila para pasinungalingan ang bangag na Pangulo. Yun ang signal ng Panginoon sa atin, kayong mga nakikinig. Ha? 10 na mga following ng KOJC, 10 na mga following ni Brother Eddie Villanueva, 10 na following ng simbahang Kato-Kato at Liko-Liko, ha? 10 na mga Iglesia ni Cristo. Pag hindi natin tinulungan ang ating mga kapatid sa KOJC rito, tayo na ang susunod. Maniwala kayo sa atin. Kaya huwag na kayong magkibit-kibit dyan. Huwag na kayong magdiba-dibate dyan. Action na. Organize the barangay level. Organize the municipal level and the provincial level so that when the rightful leader calls for another people power, handa tayong lahat. Maghanda po tayong mga kabansa dahil binibigay na sa atin ng Panginoong Diyos ang signos na siya ay punong-puno na dito sa pamilya ng mga balag at hindi na niya pagdudusahin pa ang Pilipinas. Pero kung tayo ay magdidibati-bati, magsu-Supreme Court at kung ano-ano kaletsihan pa dyan na dapat ay noong pag-inawa, ha? Maghihintay pa ho tayo ng January. Bakit? Dahil si Donald Trump po na kaibigan ni Duterte ay sa January pa uupo. So kung gusto nyo maghintay hanggang Enero, bahala kayo. Pero kami, magmi-meeting na kami, ha? It will not be a violent overthrow of the government. Ha? Nililinaw ko lang, it will not be a sedition, but it will just be what you may call an excision of a social cancer who is the president of the Philippines. Mm-hmm. Kaya tama yung mga tagaman, Marcos, alis ka dyan. Ang kapal ng mukha mo, ha? Yung mismong DILG secretary mo, iba ang version sa executive secretary mo. Yung executive secretary mo, si Lucas Bersamin, is still stressing legalities. Samantalang yung durugista na ating DILG secretary na si Benhar Abalos ay sinasabi, wala raw kinalaman ang Malacanang dyan. MJ, paano mawawala ng pakialam ang Malacanang dyan? That is a gargantuan operation. 3,000 policemen under the command of a stupid police officer under a stupid PNP chief. Ano makukuha natin dyan? We are already, hindi pa ba kayo nakakahalata? Police state na ang Davao. Kayo mga taga Davao, meron akong statement na nabasa kahapon. Ha? Eh malayo pa, malayo daw yung KOJC sa kanila. Well, kung hindi kayo talaga mag-a-class dyan, lahat ng Davao region, I don't care kung binarikada na nila ang mga boundary ng Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Kung kayo ay may wrong 10,000 people miski na tangke pa yung haharang sa inyo, maibubuwag nyo yan. At ang mga pulis sasama sa inyo para kayo proteksyonan. Hindi kayo gagalawin ng mga yan. Kaya I am calling on the entire Davao. Bakit? Kayo nandyan sa immediate vicinity. Go and support this because this will mean the future of your children and your grandchildren. Oh, tingnan nyo yung ginugulpi nila sa harapan ninyo. Oh, tama ba yan?
Lahat sila naka-armas, lahat sila may baril, lahat sila may gamit sa katawan. Oh, tinan yung ginagawa nila sa mga tao na wala namang armas, wala namang laban. Brutality. Hindi naman violent. Police brutality, kaado. Police brutality talaga. Wala na, wala na. Ano pa bang video iniintay ng sambayan ng Pilipino? Oh, alam nyo, MJ, from 1966 to 1972, 6 na taon, ganito ang buhay ko. Nakikipagbasagan ako ng ulo sa mga pulis. Ano nangyari? Nagdeklara lang ng martial law. Umabot pa ng 14 years bago nabuwag yung diktadorya. It's wala, we don't have that time. We are already in the cellar, nasa bottom na tayo ng economies ng ASEAN. Pulelat na tayo. Ha? And itong kinikilos pa ni Gibocho Doro, ha? Oh, nagpapain pa sila ng Bifar vessel. Alam nyo, hindi yata nakakahalata itong mga taong ito. Ubus na ang pasensya ng Chino sa inyo. Binabangga na kayo. Hindi lang minsan. Ha? Yung isa, binangga. 4410, Coast Guard. 3 beses. Ano ibig sabihin niya? Tapos, ha, mapunta ako sa South China Sea. Ikakatwiran ninyo na may karapatan kayo dyan sa Sabina and Escoda Shoal. Pinagbigyan na nga kayo sa ayungin. Gusto nyo pang magpunta dyan. Ano ang gustong gawin ng Amerikano dyan? Ha? Kundi magtayo ng isang forward operating base. Hindi ho kayo papayagan ng mga Chino dahil ang Pilipinas hanggang 12 nautical miles lamang ng kanyang baseline sa Kanluran. Pagkakailuan pas ng 12 nautical miles, sisitahin na kayo ng Chino. Oh. So ano pa yung mga pinagsasabihin yung jurisdiction? Hello! Actually, kahapon, nakausap kami ni Ana Malindogoy from China, no? China sa China, siya ho ang aming external vice president sa Asian Century Philippines. Ako po ang vice president for domestic affairs. Kaya po nasa China siya, siya ang vice president for external affairs. Alam mo, sabi ko ni Sana Malindugoy, ano pa tayo naintay sa China? Nagmumukha tuloy silang least resistance. Ha? Kung talagang wala na, hindi na papayag, ha? Stop na nila yung mga vessel na yan at arestohin na nila yung kung sino mga trespassers dyan. I don't care if you're a Filipino, if you are violating the law, and this goes for the Philippine National Police also. I don't care if you are policemen. Mangiligsan ang tuhod nyo doon sa 44 SAF Special Action Force ninyo na nagsakripisyo ng buhay para sa reputasyon ng mga pulis. Ayun mga nandyan. Isang bala lang yan si Torre sa ulo. Barilin nyo! Oh. Bakit kayo sumusunod sa illegal orders? Alam ba ninyo na pagka nawala ang bahang na si Marcos, lahat kayo, 3,000 polis, nakalista kayo kung sino ang nandyan. Tatanggalin kayo sa pwesto. Wala ni isa sa inyo, including Marvin, ang matitira dyan. Kaya, isip-isip na kayong mga pulis na nandyan sa Davao. Ha? Bakit kayo nagsasakripisyo para dyan kay Torre
Bayad rin ba kayo? Eh, ginutom nga kayo eh. Wala kayong pagkain. Natulog kayo sa damuhan, sa kalsada. Hinabayaan kayo. Oh, bakit nandiyan ang simpatsya ninyo? Ha? Isa lamang yan. Oh. Ha? Hindi siya able na yan. Hindi mo naman sinasabing titilan nyo ng buhay yan, no? Ha? I-disable nyo yung commander nyo. At pag yung nasa ospital, matatauhan yan. Pero para isakripisyo nyo ang inyong pagka-polis. Dahil all of you, 3,000 policemen there, pagpasok ng bagong administrasyon, I don't care if it comes tomorrow or 1 year from now, aalisin kayo lahat dyan. Because our institutional memory is long. Hindi kasi inset ng mga Marcoses. Oh. So yan, mga kabansa. Wala na kasi MJ. Desperate na si Bongbong Marcos. Mm-hmm. Oh, bakit? Ano ang ating natunghayan doon sa picture na inilabas ni Maharlika? Na ang mastermind pala ng mga Pogo syndicates ay walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos. Marcos Ochoa Serapio Tan. Panahon pa pala, hindi ko, sila nagpo-process ng mga papeles ng mga illegal pogos. Sila ang tumanggap ng 750 million pesos sa kampanya from Chu. At matapos ang kampanya, ha, ginurgol nila si Chu. Can you imagine, trinaylandor ninyo, sindikato? Ang tatapang nyo, sindikato, tinatraydor nyo. Ewan ko lang kung saan kayo pupulutin. Ha? Sabi, walang masamang intention sa inyo, kundi palayasin lang kayo rito sa bansa na ito. Pero yung mga sindikatong ginurgol ninyo, kesa ang kayo magtago, susundan kayo niyan. Anong ginawa ninyo? Kumuha ngayon na mas malaking pera from Kim Wong at nilusog ninyo ang pogo ni Chu. Oh, ayan. Lumalabas na ang katotohanan. Bakit ginurgol si Alice Go sa Bamban? Bakit ginurgol si Chu sa Porak? Yan ang mga sagutin ninyo. Dahil yung picture spoke 1,000 words. Kayo, ha? Kao, Lisa Araneta Marcos, at ikaw, Bongbong Marcos, ha? Ang mastermind ng mga pogo. Kaya pa lang, second hearing pa lang sa Kongreso, nakikialam ka na at sinabi mo na hindi mo naman kilala yan kung wala nakakakilala kay Alice ko sa buong Tarlac. Aba, ay bakit ikaw, presidente ng Pilipinas, nakikialam sa isang small town mayor? Ha? Oh, and then, nung mag-iiyak, ha? Mag-stress rin sa Hontiveros, sa Senado. The next day, naglabas ka kagad. Hands will roll. Hands will roll. O bakit ngayon? Pumalpak si Tore. Pumalpak si Marmir. Pumalpak si Abaluslos. Pumalpak pati si Lucas Bersamin. Ha? Eh bakit hindi mo pugutan ng ulo? Hands will roll pala. Saan ka dadamputin ngayon? Oh. Kaya, nabibilang na ang araw mo sa Malacanang. Hindi ako nagsabi niyan. Ang Panginoong Diyos, nung padalhan ka ng Typhoon Karina, 2 days after nagsinungaling ka sa sambayan ng Pilipino. MJ, back to you. Oo. Kaado, si Jade po ito. Alam mo, kahapon, may na-monitor din tayong mga dagdag na reinforcement mula sa kapulisan na kaado. Ah, nakita mo yon na ipinoso, ipapakita lang natin. Nakasakay po, lulan po ng C-130. Ang nakapagtataka, eh bakit nakafocus lahat? Ang dami-daming pulis. Akala ba natin kulang yung pulis ng Pilipinas at pati yung security personnel ni VP Sara ay tinanggal ng kapulisan? Ito ba ay lahat at hinugot mo ito lahat ng kapulisan ha, mula sa iba't ibang rehiyon? Marshal na talaga dito sa Davao o sa Mindanao?
Well, nagpapanik na nga sila. Ako naman, ang tingin ko dyan, pa, siguro, relievo lang yan. O di kaya i-assign ko saan-saan dyan. Kaya nga sinasabi ko, Davao is now a police state, a police region. So, ano sabi ni Thomas Jefferson, mga kabansa? O yan, Amerikano na yung ikokong ko. Ha? When tyranny becomes law, ha? When tyranny becomes law, ha? Rebellion becomes a duty. Rebellion becomes a duty. So yan, mga kabansa, ha? Si Thomas Jefferson na yan, nagsasalita, hindi na ako yan. So yan ang signal na binibigay sa inyo, mga taga Davao, mga taga Mindanao, no? Ako, ang problema ko dito, ano ang signal na binibigay nila sa MILF? Ano ang signal na binibigay nila sa MNLF? Ano ang signal na binibigay nila sa NPA? Ano ang signal na binibigay nila sa Abu Sayyaf? Ha? Ayun na sumagot. Kung mga non-violent people, religious, ginaganyan nila. Does this administration have the word to fulfill their promises to BARD, to MILF, to MNLF, to Abu Sayyaf, to the NPA? Wala. You are provoking Mr. Marcos, a resurgence of insurgency that Duterte has already stopped. Pinababalik mo. Thinking na pag kami ganyan, makapagdideklara ka ng martial law at tatagal ka sa pwesto. Hello? Bongbo, hindi mo alam. Baka sa susunod na pagsinghot mo ng white powder, ma-overdose ka na. Maawa ka naman kay Lisa, maiiwan para gutay-gutayin. Ha? Ha? Nasang bayan ng Pilipino. Alam mo, MJ, nung lumusog kami noong February 25, nung lumusog kami noong February 25 sa Malacanang from Camp Crame, labis akong nagpapasalamat na hindi na namin sila inabutan doon. At ako mismo natauhan din. Bakit? Sus Mariusep, yung mag na nauna sa akin, kung inabutan ng mix kina isang Marcos dyan, maniwala ka sa akin, isasabit sa poste ng meral ko. Pasyado ang, you know, yung mabrul, yung mabrul, pag kayo inabutan, maniwala kayo ngayon pa man sa mga sarili niyong bahay. Ha? Abay, kulang na lang sulugin lang ang pag-aari niyo sa Tacloban, ha? Sa Ilocos at saka dito sa Maynila. Kailangan pa bang umabot dyan, ha? Na kayo ay tugisin ang sambayanang Pilipino at lahat ng pang-aari niyo ay kamtamin? Kung di man sulugin o sirain, ganyan ang nangyari sa Nicaragua. Ha? At matapos ang Bolshevik Revolution, anong ginawa sa pamilya ng Romanov? Ayokong makita yan sa aking generation dahil yan ay karumalduman. Ayokong mangyari yan sa mga Marcoses, lalo na kay Imelda. Talaging, ha? Maganda naman ang intensyon sa ating bansa.
Ayoko mangyari yan kay Amy Marcos na nagdulot ng matinding progreso para sa Ilocos Norte. Ayoko mangyari yan sa ni isa man sa inyo, kamag-anak ninyo, Ma Marcos man, Ma Romualdez man. Ayoko. Kaya mabuti pa yung mga sobrang taba dyan na kasing taba na ng palaka. Ha? Ay mag-isip-isip na. Ihanda nyo na yung private plane nyo paalis. Umalis na lang kayo. Dahil ito oras, panahon lang sinasabi natin dito. Sa ginawa nyong kapalpakan sa bansang ito, hindi na kayo pwedeng patawarin. Can you imagine sa Sugal, nandiyan kayo. Sa PCSO, nandiyan kayo. Sa Pogo, nandiyan kayo. Sa Casino, nandiyan kayo. Sa customs, ninanakawan nyo. Ha? Yung appropriation ng Congress, ninanakawan nyo. Ha? Mga tao na nagsasalita lamang para kayong matauhan, ginugurgur nyo. Sinusupil nyo ang kalayaan, sinusupil nyo ang demokrasya, sinusupil nyo ang freedom of movement, sinusupil nyo ang freedom of religion. O ano pa pag-uusapan natin dito? You have forced the Filipino people back to the wall. And so what will happen? Ha? Pag back to the wall na, mamansya na yan papunta sa direksyon nyo. Huwag kayong paaabot dahil pati ang mga sapatos ni Imelda na yan, pati ang kanyang dalawang penthouse na yan sa Pacific, sa BGC, maniwala kayo sa akin. Hindi yan tatantanan. Aakyatin yan ang taong bayan at pagtatapon-tapon lahat ang mga gamit nyo. Matapos pag nakawang kayo mismo, o sirain man ang inyong mga gamit at huwag naman sanang sunugin ang inyong mga kabahayan. Yan ang mga resulta ng mga revolusyon na ayokong makita dahil marahas. Ayokong makita ang maging biktima kayo niyan. Binigyan na kayo ng Panginoong Diyos ng pangalawang pagkakataon para ibalik ang pangalan ni Ferdinand Marcos, para kalimutan ko anuman yung masamang ginawa ni Marcos at i-retain lamang yung magandang ginawa ni Marcos dahil yung bisyon ni Marcos Sr. para sa bansa ay maganda. Pero anong ginawa ng junior na yan? Hindi lang niya itinapon ang bisyon ng kanyang ama, pati yung pinangako niyang continuity na sana tayo ngayon ay first world country na, mga kabansa. Hindi na tayo developing economy dahil nandun na tayo sa borderline. Eh. Nandun na tayo sa below 5,000. Pag umangat dyan ang mga 5,000-6,000, first world country na rin tayo. Pero anong ginawa nito si Bobo Marcos? Anong ginawa ng kanyang asawa? Nang bistulang hari, nang bistulang reyna. Nako, walang kapatawaran yan dahil kayo ay tumanggi sa kamay ng Panginoon. Kayo ay tumanggi sa Espiritu Santo. Ano sabi sa Biblia? Pagka ang kapatawaran ay dinudulot ng Espiritu Santo ay iwinaksi ninyo, wala kayong makikitang kapatawaran dito at sa kabilang buhay. You have committed the unforgivable sin. O yan, lumabas to na yung pagka-missionaryo ko. Lumabas to na yung pagka-pastor ko. Kaado. Ay, my goodness. Si Jade po ito, Kaado. Alam mo, saan mo nakikita dito? Ah? Saan mo makikita na isang leader na walang pake, walang puso, wala siyang pakialam na nasasaktan na yung mga Pilipino? Hindi na po natin, isang tabi mo natin ang relihiyon, ha? Pilipino po ang sinasaktan, binubugbog, tinitirgas ng mga kapulisan na wala naman pong kalaban-laban, Kaado. Saan sila hihingi ng tulong?
Ito po ang patunay na wala nang pakialam ang gobyernong ito, ang leader mismo. Hindi na po leader natin ito dahil sariling interes ang kanyang nakikita, hindi ang interes ng taong bayan. Okay. I will repeat what I said earlier. Si Marcos Jr. ay hostage na ng mga Amerikano. Mga Amerikano na ang nag-uutos sa ating gobyerno. At gumagamit sila ng limpak-limpak na salapi para tapalan yung mga katulad ni Tory. Yes, Tory, binigay na niya ang kanyang karir. Sinakripisyo na niya ang party sarili niya. Dahil si Tory, tsakyan makukulong. MJ. Bakit? Aba, sa bigat niya, kasing bigat niya ang tinanggap niyang salapi. Yun lang ang explanation eh. Yun lang ang explanation. Alam mo ba, MJ, kung magkano ang prinubay ng U.S. Congress for the America Competes Act para sa mga operasyon na katulad nito? Para bilhin ang kongreso ng ibang bansa, para bilhin ang military ng ibang bansa, para bilhin ang mga media ng ibang bansa, para bilhin ang kapulisan ng ibang bansa, para bilhin lahat ng congressman, senator. Alam mo ba, 3 billion kada senator, including Amy Marcos. Kaya si Amy Marcos namamangka na sa dalawang ilog. Paano ko nalaman niya? Sa sarili niyang labi nung sabihin niya na ang Kongreso ay hindi nagkulang para sa pagpaprovide para sa flood control. At sa loob ng dalawang taon, sabi niya, nagkamal ang Kongreso ng 420 at ito ay para sa DPWH. That, siya pa nagsabi, that is tantamount to 1.4 billion a day. A day. So, nagsaliksing ako. Nag-research ako. At isa na nasa bicameral committee conference, yung nag-reconcile ng House and Senate budget, ang bumulong sa akin, Ado, nakalakip 3 bilyon kada senator. Ewan ko lang kung si Bato tumanggap. Opo. Ewan ko lang kung si Bongo tumanggap. Ewan ko lang kung si Robin Padilla tumanggap. Opo. Pero yan, sabi.